Magandang umaga po mga kaibigang mga OFW at yung mga nasa Pilipinas na din po. Meron na naman po akong isi-share sa inyong kutahe na alam pong ginagawa nyo rin kasi marami pong nagre-request din itong beef mechado. Nagsunod-sunod na po tayo ng mga isda, gulay, kaya mag-beef mechado naman po tayo. Ito po ang style ko sa pagluluto ng beef mechado at saka yung mga sangkap na gagamitin natin. Ito po siya. Garlic po, soy sauce, tapos lemon o calamansi, ground black pepper, ito pong green peas, patis, onion, maraming onion, pampalis po na lang sa magbibigay ng masarap na flavor. Ito pong carrots, at saka ito pong patatas, at saka nag-ano po ako ng tomato, tinanggal ko po yung balat at saka yung buto. Meron po tayong red bell pepper at saka green bell pepper. Gagamit din po tayo ng tomato sauce at saka yung oil. Ngayon, ito po, hinugasan ko na po siya ng ano, sa supermarket po siya binibili. Kahit po sa supermarket di tayo safe. Ini-stock po nila ng matagal yan. Ngayon, nilamas ko na rin po ito ng suka. At hinugasan ko napakaraming beses kasi nga, hindi natin alam kung anong mga bakterya nakakapit doon. Yung po suka, mapapatay ng mga bakterya yan. Ngayon, ito po siya. Dinidrain ko po siya ng matagal. Bali, in-overnight ko po ito nakadrain. Ang dami ko pa po siya na buhang katas kasi nahugasan po siya mabuti. Ngayon, kaya po natin siya i-drain para maalis po yung tubig niya para pag fry natin, hindi siya maraming tubig. Kasi ito po, ang gagawin po natin, ang style ko po, ganito. Nagasa naman na siya mabuti. Ngayon, mag-mix po tayo ng mamarinate po natin ng konti sa soy sauce. At saka, konting lemon po para pag na-fry natin siya, tsaka ito pong ground black pepper. Ngayon, pwede mamarinate na po natin siya para ma-absorb na niya yung mga lasa niya. Lagyan din po natin ng konting bawang. Dahil yan po, napakabango. Ayan. Pwede rin po tayong gumamit ng laurel. Kukuha po akong laurel. Nakalimutan ko siya. Kasi kung wala naman po kayong laurel, pwede naman po itong substitute niya. Kasi yung bangot lasa nitong bell pepper, okay na. Ngayon, habang minamarinate po natin siya, is pa-fry na po natin ito, mga sangkap niya. Ayan. Napainit na po ako dito sa frying pan. Unahin na po natin yung mga sangkap niya. Siya ng oil, pinainit ko na siya. Ang una po natin ipapry itong bell pepper. Makapitinig sa ito. Okay na po siya. Nakuha na natin yung lasa niya. Ito pa po natin siya. Ngayon, susunod na po natin itong patatas. Ko pagka nag-i-mixado, pinapry ko muna po yung mga sangkap niya para pag malambot na yung kami, papatin na lang po natin siya. Ito po, natin na po siya kukuhanin. Okay.
half cooked na siya. Ngayon, ipapry na po natin siya dito sa pinagprituhan po natin ng bell pepper at saka patatas. Kasi nandiyan na po yung mga lasa nila. Ay, ang bangit po. Marami bangit. Ito po, wala pa po itong 1 kilo. Nandiyan na natin siya ng oil. Masarap po yung pinapray siya kasi yung flavor po na nasusunog-sunog na ganyan ay nagbibigay po siya ng napakasarap na flavor sa ating beef machado. Ayaw po na at mabuti nyo. Ang bango, bango-bango po. Grabe. Kaya sila ko ako yung nakaabang nyo naman. Hintayin po natin siya ma-brown-brown. Tamo po on, nagtubig siya pero konting soy sauce lang at saka lemon nilagay natin. Eh, kagabi ko pa siya dinidrain. Kasi kung di po natin i-drain sa paghugas po natin, naka-absorb na siya ng maraming tubig. Hindi siya maagad matanggal-tanggal. E pagpa-fry po natin, magtutubig. Matatagal lang po. Tsaka hindi magiging maganda ang resulta pag maraming tubig. Naintayin niya matuyo. E ito, kita nyo, oh, natuyo na ng konti. Pero may gagawin po tayo dyan. Kukunin natin yung juice niya. Ililipat ko na po dito. Ipipressure cooker natin. Kasi malilate na po kami ng lunch. Eh, 11:30 na. Sa 30 minutes po, mapapalambot natin ito ng mabilis sa pressure cooker. Pero ibubrown muna natin siya. Ngayon, dahil nag-juice-juice po siya, kukunin ko yung juice niya, ilalagay ko po doon para ma-fry natin. Balik muna po natin siya dito. Tapos yung kanyang juice. Ay, napakasarap po nitong style ko na to. Malasang-malasa. Hindi po natin itatapon yung juice niya at nandiyan po ang mga lasa. Bango-bango po, ay grabe. Kailangan po kasi mag-brown-brown siya eh. At yun po ang nagbibigay ng masarap na flavor kahit wala na po tayong mga bechin-bechin o ang mga artificial na papasarap. Safe pa po ang meat natin eh. Ito pa man din, meat. Minsan-minsan lang po tayong mag-grill red meat. Kasi delikado po sa edad natin. Nag-iingat na po tayo sa pagkain. Kaya more and veg and fish po kami dito sa bahay. Kaya lang dahil sa inyo, gusto kong share sa inyo mga niluluto ko ng mga kabataan ko pa. Sige lang. Hanggat bata pa, kumain ang kumain, hanggat kaya. Kaya pagka may edad na po, ako, ingat-ingat na. Hindi na po tayo pabata. Ayan, napakabango po. Ayan. Grabe. Nako, pagkasarap naman po nito sa kanin ito. Ito na siya.
At pinag-isipuhanin yung mga katas-katas niya. Yan, napakabango. Grabe. Kaya yung pagka-brown niya, oh, parang gusto mo nang kainin. Ang bango. Ngayon, ay, kukunin na po muna natin siya. Ilalagay natin siya dyan. Dahil dyan natin, tingnan nyo naman napakaganda. Yan po ang nabibigay ng masarap na flavor. Yung ipa-try nyo ng ganyan. Alam nyo naman, si Prinsesa, mahilig mag-discover ng masasarap. Ngayon, babawasan po natin yung oil niya. Kasi ibang parts niya na dito. Ngayon, makagisa lang po tayo dito ng bawang, sibuyas, kamatis. Okay na. Ngayon, ito po, gigisa na po natin yung bawang. Yan, hindi po natin siya iba-brown kasi karni po ito na hindi naman siya yung soup. Sa soup po, masarap yung brown. Yan, lulutuin lang natin yung sibuyas para ilagay natin yung tomato. Marami pong sibuyas. Ito'y karne. Masarap po sa karne. Maraming sibuyas. Patay na ang lansa. Bibigay pa ng masarap na flavor. Tukunin natin yung mga napinipriot niyan. Antayin lang po natin maluto si sibuyas. Lalagyan po natin yung tomato. Na fresh. Tinanggal lang po siya ng balat at saka buto. Kung may makikita kayo mas hinog na hinog, mas maganda. Para wala nang artificial na color. Dahil luto na yung sibuyas, isama na po natin siya. Ngayon, okay na po siya. At na po siyang ililipat dito para mapalambutan natin sa pressure cooker. Ayan. Ngayon, ililipat ko na po siya. Okay, mabigat. Mabigat ang ating frying pan. Kukunin po natin ito. Yung lasa niya. Well, nandito po yung lasa niyan. Para lumabas. Kasi nandito po yung lasa niya. Ayan. Kukunin na po natin yung lasa niya. Napakasarap po. Hindi dyan siya. Ako, kita niya. Ang ganda-ganda. Napakasarap. Grabe ito. Ngayon, lalagyan po siya ng dalawang piraso ng dahon ng laurel. Bili. Siya mapapakuluan. Ayan. Ayan. Kukunin ko lang pong lasa nito. Ito po ay napakalinam-nam. Gusto ko marami na makain. Ayan. Okay na. Thank you.
Uy, mag-gat siya. Bunas. Ayan. Ganito lang po ang tubig niya. Tapos, alalay lang po kayo kung gagamit kayo ng pressure cooker. Tapos, konti lang tubig. Pagka medyo naramdaman yung kumulo na, ilo nyo na po yung heat ng inyong... Mamaya po natin lalagay yung mga ibang sangkap pag malambot na po siya. Ayan. Atin na po siyang cooker. Ayan, tight na. Ito na po. Ito po, pinalamig ko na po siya. Ito, bago ko po siya. Ayan, tama-tama na po siya. Ngayon, naamo ako. Baka matuyo, sayang. Lalagyan na po natin itong patatas at saka carrots. Kaya natin siya maluto dyan. Kasama yan. Kasama rin po yan. Dahil medyo half-cook na po ito. Saglit na lang po yan. Ngayon, lagyan na po natin itong si tomato sauce. At yung alat, itikman na po natin mamaya-maya konti. Kung kasarap, may kasarap. Ang bangang-bang. Marami. Sama na rin po natin itong green peas. Ngayon, dagdagan po natin siya ng patis dahil toyo pa lang po yung inano natin kanina. Ayan. Itong ground pepper, lagay na po natin. Kunti lang yan. Yan. Yan, itain lang po natin lumambot siya. Yung carrots at saka yung patatas kasi half cook lang siya. Cover natin siya ng kunti. Pero hindi na po yung tightness na para mapalamot ang kami. Yan, ganyan na lang. Yun. Okay. Ating punchy chicken. Ayan. Excuse. Siguro po malambot na ito. Ay, malambot na siya. Pwede na. Pangoy na natin. Baka matuyo. At tikman kasi alam ko tansyado ko na yun. Sasandukin na po natin. Nagliitan ng mga laman. O, ayan. Ayan siya. I-arrange po natin siya ng magandang bonggang-bongga. Lumiit. At gano'n naman po talaga ang karne. Di po ba? Lumiliit. Naku, ito po yung mga litid-litid na masarap pag napalambot niya yan. Ayan. Naku. Ayan po siya. Mga litid-litid. Ayan. Yung sandukin na po natin yung mga sangkap niya. Kamami. Ang dami na namang hakot kanin ito. Ano po? Nako, yung mga litid-litid na yan. Oh. Nako, kamami. Galit-galit bati na naman tayo. Bahala na si Batman dito. Tignan natin ang colorful yung mga ayan. Lumiit si karne. Pero tama lang po kasi kami lang nila kukukain ito eh. Mga may high blood, di pwede. Nako, tingnan niyo. Gustong-gusto ni Coco to. Wala. Ayan. Okay na. Ilipat ko na ito doon. Mainit. Ito na naman po mga kaibigan. Eh nako. Bahala na po si Batman dito kasi red meat to. Pero napakasarap po. Tansyado ko na po yung ganong consume na karne iluluto. Ganon po ako eh. Hindi ko tinitikman pagkain alam ko na yung lasa niya. Kasi baka ako magustong sa katitikin. Hindi ako ganang kumain. Ito po.
bago po natin sintensya niya, eh magsi-shout out muna tayo. Maraming nagtatampo. Ay, sarap. Lamig. Ito po mga kabayan, mga kaibigan kong mga nandito sa Pilipinas at mga nasa ibang bansa po ng mga OFW. Baka isa na po kayo dito sa aking isi-shout out, mga nilista ng aking anak. Una-una po si Rosini de Madara, Vanessa Pantig, Venus Jose, Maria Albin, Airi Takahashi, Sally Agustin from Singapore. Happy birthday kay Ronald Bedecir Rivera sa May 11. Phil Iris at Kasilagan family from Ireland. Arnel San Jose from Dubai and Baliwag, Bulacan. Javier Ramirez at Baby Ken from Saudi. Marjorie Rodriguez, Maria Teresa Arevalo, Dina De La Rosa from Olongapo, Orly and Alma from New Zealand, Malu Guevara from Jacksonville, Florida. Happy birthday to Jerwin Juniosa sa May 11 at kay Nanay Senya sa May 25 from Maribit, Panganiban. Cecil Gabino from Makati City. Neri Gaulik from Germany. Victorino Felicidario. Nengski Maitan from New York, USA. Eva Miranda from Dubai. Paco Poros from Spain. Isabel Cheng. Kay Jack Hodgson at sa anak na si Raylene Ann San Juan at sa hubby niya na si Raleigh at Tita Cristo Hodgson. Grace Jose, Lolita Galvez, Lourdes Bouquet from Switzerland, Noni Tabisola, Sai from Taiwan, Marlene Santiago from Canada, Nena Guarin at mga anak niya sa California na sila Meren, si Ami na nasa Manny at si Annalyn na kasama niya sa Jersey. Yun lang po. At eto na po. Ako po ay nagugutom na. Medyo late-late na. Nako, kasarap. Bahala na si Batman dito. Ito po yung pinipili ko pag nag-chani may litid-litid. Ayan. At din po yung light na litid-litid. Nako, eto po. Oh. Ay, kasarap. Bahala na po si Batman at ang ating mga rayo-rayoma eh bahala na rin kung tatama siya o hindi, bahala na. Nako, kasarap. Tingnan niyo naman, oh, sandok na naman marami. Sasabihin na naman nila, ang tako pala ng prinsesa niyo. Wala po magagawa, eh, masarap kumain. Ngayon, eto po, nako po, yung litid-litid niya. Eh, gustong-gusto ko po iyan. Naku, masarap po ito. May nagre-request ng beef, mami. Eh, kaya po, hindi ko siya nakakalimutan. Sabi niya, baka nakalimutan ko. Hindi. Eh, naalala ko ngayon, nagluto ako nito. Itong mga litid-litid na to, masarap sa beef, mami. Eh, kaya po, hindi ko muna siya niluluto. Mainit ang panahon. Ita-timing po natin pag nagtag-ulan na. Eh, atin siyang iluluto. Pag higop natin ang beef, mami, mainit na mainit. Naku, eto po, kinatkat po ng bonggam-bongga si Sili. Nako, una subo po.
Para sa inyong mga nandito sa Pilipinas, at marami na po pala akong subscriber dito sa Pilipinas, nagsiseries na po. Huwag po kayong magagalit sa akin kung lagi ko nababati ang mga OFW. Kasi pakiramdam ko po parang iba po kasi kami mga OFW, nalulungkot na malayo sa pamilya, kaya alam ko yung mga feelings nila, medyo nalilibang po sila sa ating cooking lesson tsaka eating portion. Eh, part lang po yun ang paglilibang po sa kanila, hindi naman po ibig sabihin na hindi ko na kayo binabati nandito sa Pilipinas. Tsaka ang akala po kasi mostly mga nasa ibang bansang OFW, pagka mga off-off at walang pasok, kung kailangan sa bahay, hindi naantok, doon sila may chance kami na mag-YouTube, mag-Facebook. Eh, dito po sa Pilipinas, alam ko napakarami pong gawain. Hindi ko po iniisip na may ibang mga nag-YouTube din. Pero ngayon po, nakaroon akong lesson sa inyo, merong nagsabi sa akin na gano'n, huwag po kayong magtampo. Ngayon, meron na nga po nakakakilala sa akin, pagpunta ko po ng mall, pagpunta ko ng mga kainan, may buwabati sa akin, supermarket, buwabati sa akin, hindi ko po akalain yun. Kung tama po kayo, hindi lang po dapat sa kanila nakapokus ang aking attention. Ngayon, sa inyo na po lahat, dahil marami rin po pala ditong nag-YouTube, na kahit busy sa mga gawing bahay, nagagawa pa nilang manood sa YouTube. Ito po para sa inyo po, yung mga nandito po sa Pilipinas, eh, alam ko po na magaling kayo magluto, pero may kanya-kanya po tayo ng version. Baka po magustuhan nyo ito, subukan nyo lutuin. Pare-pareho po ng sangkap, pero depende po kasi sa style ng pagluluto kung paano mapapasarap ang pagkain. Ito po, wala bechen, wala po ano. Gayahin nyo lang po yung mga instruction ko na talaga naman para sa akin masarap. Masusubukan nyo. Kung hindi po masarap, de-reject nyo, balik kayo sa dating yung mga recipe. Eh, pare-pareho naman po tayo ng mga recipe, ng mga ganito, may mga ganyan, may ganon. Pero, pag nagpunta kayo sa handaan, pareho naman sa'yo, pero masasabi mo, ba't minsan mas masarap yung luto mo, ba't yung nando sa handaan, hindi masarap, pero pareho ng rest, depende lang po yun sa pagluluto. Ito po, dal-dal na naman ako eh, naglalaway na. Ito na po, para po sa inyo, unang subo. Sarap talaga. Hindi dahil sa luto ko. Nakita niya naman kung paano ako magsapot siya. Ang sarap ng ahon. Yan, litid-litid niya. Ang sarap yan sa beef, mami. Brown po. Pag nag-ulan na po, ipot 30 minutes ko lang inalo sa pressure cooker. Muntik na matuyo na naman. Ayoko naman pag malambot na malambot kasi masarap yung litid. May pagka-chiwi-chiwi kang inungulat niya yung ngalot. Eh, samantalahin po natin at buo pa ang ngipin ng inyong lola, Lola Prinsesa. Eh, ang sarap po na makunat-kunat. Yummy. Naku. Pasarap nito. Tingnan nyo, iba po yung piniprito ng bagya. Makunat-kunat po siya. Hindi po siya nalalabog. Kahit po sa minuto, minsan ganyan ako magawa. Pagka tinatamad, direkta na. Pero mas masarap po yung napiprito muna. Kasi luto siya, makagaling kunat-kunat. Sarap. Grabe sarap. Talaga naman. Natulog na po yung mga alaga namin, nag-lunch na sila. Sarap. Grabe. Hindi po kayo napapahiya dito. No? Tsaka maglalagay ko kayo sa paglisa. Huwag po kayo magdidepend sa puro tomato sauce na nabibili natin. Gagawa rin po kayo ng ano. Tulad ng ginawa ko, tanggalan nyo ng balat, tanggalan nyo ng buto, isama nyo sa pagsangkot siya. Eh, napakasarap. Pero huwag po maraming sabaw or sauce. Kasi tamang tatabang po ang karne, ang lasa. Ang tamang-tama lang po, tatansyahin nyo. Eh, talaga naman po napakasarap. Teka yung sili, nawawala. Talaga nagpapagana. Tingnan nyo. Kitang-kita pag subo na laki ng mukha. Ito na naman. Ang sabihin na naman. Ang takaw ng prinsesa. Nananabag na.
Masarap. Nako, ito talagang may litid-litid na ganyan. Masarap sa beef namin. Naalala ko na. Gustong-gusto ko nga po. Kaya lang, pag mainit na ganito, kahit naka-aircon ka, pag papawisan ka, sa taglamig na po natin luluto yun. Eh, napakasarap na. Marami po akong nakalinyang balak iluto. Pakita sa inyo na pwede niyong negosyo. Tulad po ng chicken pit na nabibili natin sa mga dim sum house. Naka, ang sarap-sarap po nun. Pwede po ang business yun, isama sa pang-business nyo. May nag-request na po sa akin yan, biro nila ba ano yun, na perfect. Minsan po may nakalinya na akong magluto, biglang, naalala ko ito na muna mauna. Kasi medyo matrabaho rin po yun eh. Ito pa lang na steamer. Isa-isa mo siyang ipakikita. Ba't ba ang sarap-sarap? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kung magninegosyo kayo, patok na patok kayo. Mga kare-karing dali, mga balak mo purgod na yan. Naku. Gusto ko po yung mga siling yan. Bell pepper, ang dami ko. Kasi ang bango-bango na. Gusto ko yung mga gulay. Takaw, ikaw na. Takaw naman pala niya. Kaya ng kain. Reklamo na reklamo. Tumataba. Takaw naman. Kaya ng kain. Pasensya na po. Tumahan natin ang gulay. Napakasarap. Grabe talaga. Magluluto rin kahit saan. Alam ko. Naku, eto pong bitsyado na ito. Pag nasubukan nyo ito, alam ko pong lahat tayo gumagawa ng mga ganitong bitsyado. Pare-pareho lang naman ang mga sangkap. Kasi iba, may nakita ko. Kung magbitsyado siya, baksak na ito na garlic, sabay-sabay na yon, papalambutan na yon, tapos lumulutang sa sabaw para siyang siligang. Ano na yon, bitsyado na sa kanila yon. At pag natikman nila yung bitsyado ko, nagugulat sila. Kakaiba. Ay, ano naman ang kanon? Mga sangkap. Bakit? Ayaw pa nilang maniwala, hindi ako naglalagay ng mga pampasarap, mga betchin. Kasi nasanay po ako sa tatay ko nung bata pa ako. Nanay ko mahilig sa betchin, palihim na nilalagyan yung lulutong ulam niya. Ay, hindi po makakaila sa tatay ko. Hindi nga niya malalasahan, pero sumasakit po yung ulo niya. Doon yun, ako magagalit na yun. Lagyan may ikang betchin niya na hindi niya alam. Hindi, eka, mag sinungaling ka, sumakit ulo ko. Kaya, basta may betchin po, sumasakit ulo niya. Eh, kaya po yun, nasanay ako nang hindi kami nagbe-betchin. Ang sarap ng mitsyadong to. Actually, yung mitsyado, tsaka yung pagigisa ng kaldereta, halos pareho lang, may gata lang ang kaldereta ng Bulacan. Ganyan po ang magkaldereta sa Bulacan, may gata. Pero iba po, kaldereta ang Batangas, wala po silang gata, tomato sauce lang, tomato paste, gano'n. Ang tapo tomato paste ng tangan, mitsado na. Iba-iba po tayo ng mga ano, paniniwala, pero i-respect po natin yung pag nyo yung pipintasan yung iba, ganun po gano'n. Ang sarap nga, may nagsishare na ano yan. May nagme-message siya, mag-share daw sila, sabi ko, sige. Pero bago ko muna i-YouTube, tikman ko muna kung masarap sa panlasa ko. Ang sarap ng ano, patata. Hindi siya ano. Naku, sumobra na naman ang kuha ko. Ayaw ko na po ng kami marami. Tumataba ako, bibigay ko ito kay Toko. Makakilasan.
Ang sarap. Wow. Ang ganda-ganda, oh. Enjoy na enjoy po ako. Kasi isa naman ito sa kutahin na ipagmamalaki ko sa inyo na the best. Ang dami nang nag-request ito noong pa kasi iahanda nila eh hindi ko maharap-harap. Kasi mahanap ako ng dito may mga litid-litid. Tingnan nyo itong litid-litid na ito. Malinaw siya, oh, malinaw. Tapos yung kinakain ko ganyan. Yun, oh, yung malinaw na gano'n. Para siyang rubber. Iyan po ang masasarap. Kahit po sa Beef Mommy, yan ang masasarap. Eh, bihira akong makakita ganyan. Kaya hindi muna akong nagluluto noon. Ang tagal na itong request. Sabi ko, ayoko naman po yung basta laman lang na parang sapal po ang laman niya. Eh, ganun po ang pakiramdam ko. Para siyang sapal. Yung wala man lang litid-litid o mga taba-taba na hindi naman siya yung tabang nakakaano. Tama lang po. Nakatingin ako na gano'n, hindi ko malulunulun. Parang bunot ng nyuk na pinalambutan. Ang sarap po talaga ng litid-litid, may taba-taba litid. Kahit po sa nilaga, ayun na masarap, di po ba? Sa mechado, tsaka sa kandareta, the best po yung mga ganyan. May iba po kasi, bili ng bili, cubes-cubes na karne, puro lamang. Nung hindi mo makita yung lasa na hanap mo, adyan po yan. Kaya hanapin niyo po yung may litid-litid, na mayroong mga taba-taba sa gilid-gilid. Ay, naku! Masarap po yan. Ito po, hindi kita nyo, tinakal ko na yung kanin ko. Natatakot na ako, baka lumaki itong todo eh. Bila kayo manood sa akin. Ay, sarap. Pampalis umay. Pero hindi po ako nauumay ha, sarap. Tamang-tama po yung alat. At saka yung namis-namis nung, ano, yung tomato. Nagbibigay po ng masarap na flavor yung fresh. Mag-a-add kayo ng fresh. Huwag po kayo mag-re-rely doon sa tomato paste lang. Kung meron nga pong fresh na puro hinog na hinog, hindi na nga kailangan magamit ng mga sachet na ganyan. Eh wala po, hindi po na hinog masyado eh. Dapat gano'n ang pakikita ko sa inyo eh. Pero okay lang. Oh, ang aking pala ano. Wala akong timido ah. Magdap mo sa kusina. Ang tamis. Pabrito po namin ito. Hamidji. Ang sarap. Ang tamis po. Paano po? Babay na po. Para kakain na po yung mga nakakaabang sa akin. Mga opo nila ngayon. Nandito po sila. Kakain po sila. Ngayon, sana po mag-enjoy po kayo dito sa aking senior sa inyo na alam ko niluluto nyo rin to. At tama po kayo, sinasabi nyo, nanonood kayo, marunong kayo magluto, magaling kayo magluto, baka makakuha kayo ng technique. Iyan po ang technique ko. Ang sarap. Sarap ng buhay, no? Retired na sa bahay, cooking-cooking na lang, pasyal-pasyal na lang. Tulog-tulog na lang. At minsan naman po, at the same time, kasambahay sa sarili mong bahay. Linis dito, linis doon. Bye-bye. Enjoy the food.